mga ka-Pixie, welcome back to our channel. Welcome to another episode dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tayo. Ito ang ating daily kapalaran para ngayong March 28, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Ito yung oracle deck na gagamitin natin for today, and bubuno tayo ng isang card bawat isang zodiac sign para sa inyong daily message mga ka-Pixie. Mag-start ako sa Capricorn. Palagi ako nagsisimula sa Capricorn mga ka-Pixie. Ang mensahe nito ay para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Alright, so for Capricorn, ito ang message para sa iyo. Time to go, mga ka-Pixie. Ibig sabihin ito, time to go, oras na, panahon na, no? Para kalimutan nyo yung mga negative circumstances from the past, mga ka-Pixie, no? Yung mga negative na nangyayari sa inyo, maaaring, kasi for some reason, for yung iba, no? Baka nag-i-spiral pa kayo dun sa mga past thoughts, past events sa buhay nyo, and they don't serve any purpose anymore in your life. They are just plain memories, no? Memories na lang siya, and if you drag it on too much, lalo na kung negative, yun lang yung magiging balakad sa buhay nyo, yun lang yung magiging reason para hindi kayo umusad sa inyong kabuhayan. So it's time to go mga ka-Pixie, let go of the past, alright, and focus on your next journey, your next chapter in life para maka-move on ka na and magkaroon na ng progress yung iyong buhay, okay? So yan ang message for you Capricorn. Yung susunod na mensahe natin is para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe na to is Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So for Aquarius, ito yung messages para sa inyo. Peace, kapayapaan, wow. Maganda ito para sa Aquarius, no? Kasi sa panahon ngayon, di ba, na sobrang daming nangyayari sa mundo. Ang kapayapaan ay parang isang kayamanan, okay? So, your life will be very peaceful, mga ka-Pixie. Syempre, i-treasure mo yung kapayapaan na yan, no? Para talagang... And maganda yung merong peace, no? Especially peace of mind, peace of heart, mga ka-Pixie, no? Kasi kapag kakalmado ka and peaceful ka, maganda yung vibrational energy mo, and maganda rin yung ma-attract mo sa buhay mo, okay? So, i-treasure mo tong kapayapaan na to, mga ka-Pixie, samantalahin mo. Take time to relax and chill, ganyan mga ka-Pixie, no? Alright, so, yan naman sa for Aquarius. Yung susunod na message natin is for Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito ay para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Alright. Go the distance, mga ka-Pixie, Pisces, no? Challenge yourself. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo. Marami ka, malayo pa yung pwede mong marating sa buhay mo. If you will only try, no? If you will only try, kung susubukan mo lang, kung hindi ka natatakot, kung courageous enough ka, ibig sabihin, you believe in yourself, matapang ka, you trust the universe, you trust yourself, you have confidence in yourself. Kung susubukan mo yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa before, there are still a lot of things that you can do, malayo pa yung mararating mo, if you will only try. Pero syempre, kung hindi mo susubukan, walang mangyayari, diba? So, this is a message for you na take up that courage in your heart and go the distance. Lumabas ka ng comfort zone mo if needed para talagang ma-experience mo yung iba pang bagay na pwede mong gawin sa buhay mo. Alright? So, that's the message for Pisces. Yung susunod na mensahe natin is for Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Aries, happy birthday sa inyo. belated happy birthday sa iba and advance happy birthday sa iba. So, ito ay para sa Aries. Happy birthday sa inyo.
happy, happy, di ba? Dahil birthday season nyo, happy, happy kayo, alright? So, this is happiness energy, mga kapiksi, no, mataas yung vibrational energy nyo, masaya kayo, happy kayo, and kapag kaganto yung vibration nyo, maganda rin yung, if nag-i-spiral kayo sa ganitong vibration and ganito yung dominant energy nyo, maganda rin yung ma-attract nyo sa buhay nyo. This is also telling us, mga kapiksi, na ikaw yung may hawak ng susi sa iyong kasiyahan, sa iyong kaligayahan. So, you are in control of your life, mga kapiksi, if you choose to be happy or if you choose to be sad. Either way, no, the choice is yours. Either way, it's right. So, depende kung ano yung ifo-focus mo ng energy mo. So, focus on being happy, mga kapiksi. Nasa'yo yung susi ng kaligayahan mo, okay? Yung next message natin is para sa Taurus, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Taurus, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So, Taurus, ito ang message para sa'yo. Co-create, mga kapiksi, no? Ibig sabihin nito, meron kang responsibility sa buhay mo. Dun sa mga bagay na gusto mong ma-achieve, hindi lang yung dasal ng dasal, okay? Definitely, mga kapiksi, napakagandang ugali yung pagdadasal, asking help from the divine. But, kailangan nyo ring intindihin or maunawaan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, kahit na nagdadasal ka, mga kapiksi, very important na kumilos ka pa rin and you stay focused on your desires until such time na ma-receive mo or matanggap mo yung bagay na hinihiling mo. Okay? So, make sure, mga kapiksi, na kumikilos ka rin on your own. Okay? Alright, and then yung next message natin is for Gemini, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Gemini, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So Gemini, ito ang message for you. Blessed, wow. Pinagpapala ang mga Gemini, no? So, hindi nyo na kailangan. For some of you, no, this also looks like the star card or the star energy sa regular tarot deck. Ibig sabihin nito, guys, pinagpapala talaga kayo yung mga bagay na hinihiling nyo, mga kapiksi, yung mga pinagdadasal nyo, mga pinapangarap nyo sa buhay. You will soon realize it in your physical world. You will soon see movement, or results in your physical world. So, ngayon pa lang, magpasalamat na kayo kasi talagang pinagpapala kayo at dinidinig yung mga bagay na pinagdadasal nyo, okay? So, congratulations sa Gemini. Keep on praying, mga kapiksi, and keep on giving thanks, no? Magpasalamat kayo and i-appreciate nyo lahat ng blessings na dumadating sa buhay nyo. The more na ina-appreciate nyo siya, the more na bumabalik siya sa buhay nyo, okay? So, yan ang message for Gemini. Ang susunod nating mensahe is para sa Cancer, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Ito ay para sa Cancer, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So, Cancer, ito ang messages para sa'yo. Fork in the road, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, Cancer, meron kayong pagdidesisyonan. Meron kayong kailangan pagdesisyonan sa buhay nyo. For some of you, medyo nahihirapan kayong mag-decide kasi hindi nyo pa alam yung result. Siyempre, hindi nyo naman malalaman yung result kung hindi nyo susubukan, di ba? So, magtiwala lang kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. Ipagdasal nyo na sana yung decision na pipiliin nyo is going to work in your favor, no, mga kapiksi. So, huwag kayong matakot. Take that leap of faith and have that thought na magiging okay din ang lahat para sa inyo, okay? So, yeah. Yung next na message natin is para sa Leo, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Ito ay para sa Leo, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Leo, Sun, Moon, Rising sign and Venus.
flexible, mga kapiksi. Kailangan maging adaptable to change ka, mga kapiksi. Ibig sabihin, ito yung best way, mga kapiksi, in order for you to survive in life. Dapat maging flexible ka, dapat marunong ka mag-adapt sa mga changes or pagbabago, dapat merong acceptance, kailangan matanggap mo yung sitwasyon, mga kapiksi, no? That's the only way for you to easily survive, kasi there's nothing permanent in this world except change, and the more na mas nagiging adaptable ka to change, the more na mas nagiging mas mapapadali yung survival mo, okay? So be adaptable to change, mga kapiksi, maging flexible kayo. Yung next na message natin is for Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Virgo, ito yung mensahe para sa inyo, Virgo. Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Not for you, mga kapiksi, matuto tayong tanggapin yung mga bagay minsan hindi talaga siya nakalaan para sa atin, no? No matter how hard we try, sometimes it's not the best solution for us. You have to accept that fact, mga kapiksi, baka may mga bagay na pinaglalaban ka na sobrang naghihirap ka na, but it's not for you. You have to accept that fact and understand that there are better things for you. Mas may... The reason kung ba't hindi yan binibigay sa'yo, mga kapiksi, is because merong ibang bagay na nakalaan para sa'yo na mas maganda, mas mapapabuti, mas beneficial para sa'yo. So, i-appreciate mo yung dadating and you have to learn to let go of that desire na maaring hindi para sa'yo. Okay? So, this is a no for some of you, for some of you, mga kapiksi. Alright? Yung next message natin is para sa... Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, para sa Libra, mga kapiksi, a change in the wind, mga kapiksi, no? Pagbabago ito, there's gonna be some kind of changes na maaaring mangyari sa buhay mo. Whether good, whether bad, ikaw lang yung makakaalam yan. Depende sa energy na binavibrate mo. Malalaman mo naman yun eh. Kung positive yung nararamdaman mo, definitely positive yung paparating sa'yo. Pero kung nasa negative vibration ka, alam mo na na negative din yung dadating sa'yo. That's why it's very important, no? To be aware of what you are vibrating and kung ano yung vina-vibrate mo, it's influenced by your thoughts and emotions. So, alam mo na mga kabiksi, kung nag-i-spiral ka sa negative thoughts, definitely negative talaga yung magiging outcome. Whereas, kapag ka nagpa-positive ka or nag-va-vibrate, nag-i-spiral ka sa positive thoughts, positive din yung mangyayari sa'yo. Okay? Pero i-anticipate mo itong pagbabago na ito, mga kabiksi. May mga lessons na matututunan ka sa buhay, okay? Yung next message natin is para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, ito ay para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Message in a bottle, mga kapiksi. Pay attention to the signs and symbols sa ating paligid, mga kapiksi. Kasi your guides are trying to communicate with you. Your spirit guides, your angel guides, your ancestors. They have messages for you, no? Meron silang mga mensahe na nais iparating sa'yo na maaaring hindi ka aware. So you have to pay attention to the signs and symbols. Even yung mga dreams mo, yung mga panaginip mo, sometimes they also communicate to us through dreams, okay? So pay attention to those, mga kapiksi. And then yung last message na is for Sagittarius. Ang mensahe na to ay para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus.
No place like home, mga kapixie, no? Ingatan nyo yung sarili nyo. This is yourself. This is taking care of yourself like how you would like to take care of your home, no? Kasi yung sarili mo ang tahanan mo. Yourself is your home, no? So, yung sarili mo, yung tahanan mo, diba? Yan ang tahanan ng kaluluwa mo, yan ang tahanan ng spiritual energy mo, yan ang tahanan mo, diba? So, make sure na inaalagaan mo yung sarili mo like how you would like to take care of your home. Self-care, ito mga kapiksi, self-love, self-care, self-worth, make sure na you value yourself and take care of yourself like you would like others how to treat you, para yun din yung diba, yun din yung natatamasa mo sa buhay, mga kapiksi. So very important na i-prioritize mo yung sarili mo above anything else, mga kapiksi. Huwag mo itong i-take for granted, huwag mong baboyin yung sarili mo, alagaan mo, i-value mo, i-respeto mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Okay, those are the messages for you, Sagittarius. Alright, so yan ang ating overall, mga kapiksi, message for March 28, 2022. Again, para sa lahat ng zodiac signs, let me know if naka-resonate ka or hindi. Mag-iwan ka ng like and comment. And thank you for liking, sharing, and subscribing to our channel. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.